usapang kaso tayo, guys. Kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala si Polisya ko at your service. Yan. Don't forget to like and subscribe. So, isa po tayo criminalistic sa mga nagtatanong, no. So, mga dapat gawin para manatili ang pangalan nyo, pangalan natin maging malinis. So, if ever na medyo inalat ka, no, magkaroon ka ng small complaint, kung lalo-lalo maliit na kaso, o kahit malaki, no, yung sasabing capital offense. So, ngayon, soon as possible, ay magawa nating maariglo. So, sa level pa lang na barangay or level ng police o hanggang prosecutor. Kasi po, pag nagkaroon niya ng file ng case, karating po yan sa court, kahit masitil nyo yan, ay iba ng usapan yan. Magre-reflect na po yan sa inyo, sa ating pangalan, kapag ikaw ay nag-renew ng mga clearances. Tulad ng NBI, police, at iba pang clearances, court clearance. Although, ano naman yan, nakalagay, nakaremark naman yung status ng case. For example, yung case mo ay karating sa court, tapos na-resolve, saka kayo nag-settled, no? Nakaremark naman yan doon. For example, yung kaso mo ay slight physical injury or less physical injury or serious physical injury. Tapos, saka kayo nag-settled kasi nakarating doon sa court. So, kung mga doon kayo nag-settlement, bawa doon kayo nagkasundo, nagkaroon kayo na settlement, in short, bayaran, na na-withdraw. Example, ikaw yung ditong respondent, no? So, ngayon, kahit na-resolve yan, kapag ikaw ay nag-renew ng clearances, kumuha ng clearance, ang record mo yan ay mag-a-appear na po doon sa record. So, kung mapapansin nyo, no, sa bandang kaliwa, kung nakaharap sa'yo yung clearances natin tulad ng police or NBI, mayroon naka-remark yan na derogatory report. So, kung titingnan mo yun sa bandang kaliwa, sa kaliwa mo, kung nakaharap, may nakasulat doon, derogatory record. So, kapag wala kang record, kung nakalagay nun, no, derogatory record. Kapag naman wala nga, kapag mayroon ka ng naging kaso, kahit ito ay nasettled na, nakaremark yan doon siguro, no? Nakaremark yan doon na with case, status, solve or dismiss. So, ngayon kung nag-a-apply ka ng credential, maaaring maapektuhan yung ano mo, tinatawag credential. So, although, sabihin natin, hindi mo naman kasalanan, no? Kasi okay na nga, na-settled naman, na-dismiss naman. Ngunit ganun pa rin, eh, may record ka pa rin. So, yun po ang iiwasan nyo or natin. Kaya lagi kong sinasabi dito, soon as possible, hanggat maaari, pag bago sa level pa lang ng barangay, level pa lang ng police, level pa lang ng prosecutor, siguro, ay kung kaya naman, no, kaunting sacrifice pagdating sa hinihingi, kung kayo man lang responde, no, ibigay nyo na. Kaysa naman, pero kung, don't worry, kung wala ka naman pakialam sa iyong clearances, for example, eh, katulad ko, no, I don't care, kasi hindi naman ako nagre-renew ng clearances ko ng NBI, kung ng court, hindi na ako nagre-renew. So, ano ngayon, kung magka-record ako, hindi magreklamo ka, sagutin kita. Diba? I'm sure naman na ang penalty niyan ay prison correction na lang. Or hindi ako makukulong, in short. Kasi, maliit lang na kaso yan. Should maglaban tayo. Diba? Ante, kung gusto mo, hindi natin isisitil yan. O, hindi mapagod tayo parehas. Tingnan natin kung sinong mananalo. So, ganun lang po yung pag-assist sa court. Huwag po kayong matakot. Depende po yan sa tao. Depende po yun sa sitwasyon. Kayo mismo ang mag-a-assist sa sarili nyo. Ano ba? Baka madungisan yung pangalan ko.
baka malagyan, eh mag-aabroad pa naman ako o mag-DDH ka o kung anumang clearances na kailanganin mo, eh masisira yung credential mo. Yun po yung kagandahan din ng nagpapile ka ng referral at sabihin na natin, nagkukulik ka ng evidence na nag-iipon ka kapag ikaw ay naagrabyado. Bakit? So, minsan, yung mga madalas yung mga reference na yan ang magtutulak para makipag-ariglo yung mga nakaagrabyado sa iyo or para maibalik yung ano mo nawawala tapos na damage yung sasakyan mo. Eh ngayon, paggawa ka ng police report. Meron kang picture, i-skits ka, may witness, doon naipon mo lahat yan. O, ngayon, yung na nararamdaman na naka-accident sa'yo, nakadamit sa'yo na naku, medyo kompleto sa'yo yung dokumento. Kapag hindi ko sinettle to, baka dalhin sa court. Talagang dadalhin mo naman, di ba? O ngayon, kompleto ka, o, papakita mo sir, may police report tayo, ha? May picture, may witness tayo. So ngayon, gusto ko within, kung nagka-promise ka ngayon, gusto ko with ASAP, ibalik mo sa akin yung na-damage kay pagkawa mo ng sasakyan ko. Kapag hindi mo ginawa to, within 24 hours siguro, no? O mas maganda, ora mismo, no? Ora mismo, ipile mo ng complaint. File mo ng case, civil case. Although hindi naman criminal case yan, no? Civil case damage. I-ask ngayon ng prosecutor yan. Sumunan siya. So ngayon, obligado siyang isettle. Lalong-lalong na pag yung respondin mo ay natapat doon sa inaalagaan yung pangalan niya. So kahit magkano, kahit sobra-sobra ang ipaariglo mo dyan, maghahabol yan. Kasi maano yung pangalan niya eh, masisira, madudungisan. Eh, again, depende again sa tao, ha? Kapag yung tao ay tambay, nako, o walang trabaho, walang pakialam sa clearance, kasi hindi naman siya nagre-renew, ibang usapan yun, ibang issue yun. Siguro, pakiramdaman lang dito sa maliliit na kaso. Hindi ka dapat magmagaling. Walang magaling dito, guys. So, yung lamang lang yung may paano mag-handle. Dito lang tayo nakakalamang. Pero walang magaling dito. Case-to-case basis. Pag natapat, tapat-tapat lang ika nga. Tapat-tapat lang. Kasi hindi naman natin masabi kung sino yung ididimanda natin, kung sino yung mga kakagrabyando. Lalong-lalong na pag-involve yung aksidente, no? Pero lagi tayong mag-prepare. Lagi yung isip ang mga reference at lagi niyong i-file para in case talaga mauobliga silang mag-settle. Inaalagaan nila yung pangalan nila eh. Kahit matapat din sa pangalan mo, di ba? Ipapangutang mo yan para magipag-settle ka lang. Kung ganyan, gagawa ka ng another option para i-priority yung bagay na yun kaysa makarating yun sa iba, sa court. Ay di, unlucky, mawawala. So, minsan kasi sa mga, madalas, no? Yung mga small case, mga malilit na kaso, hindi na issue ang amount dito, hindi issue yung kaso. Ang issue dito ay ang pangalan. Kaway-kaway sa mga nag-aalaga ng pangalan, no? Sa mga wala naman pakialam sa pangalan, kung mas kasuhan kayo, hindi. Never mind. So, isusunod natin guys na video kung ano ang gagawin nyo para hindi kayo makulong o hindi tayo makulong o hindi makukulong o para magpakulong sa mga maliliit lang na kaso. So, yung mga capital offense, matik yun. Kulong ka talaga nun. Lalong-lalong na yung mga kaso, non-bailable, no? Matik yun. Kulong talaga yun. So, i-manipulate lang natin o i-maniobrahin lang natin yung maliliit na kaso para hanggat maaari ay makaiwas tayo. Kung gusto nyo man makapakulong ay si go ahead. Wala namang problema dyan, no? So, yan ang tinatawag na deterrence. Diba?
So yun guys, hanggang sa muli, so iiklaan lang muna natin itong video. Susunod natin yung kung paano tayo hindi makukulong sa kasong mga mayroong final sentence na prison correctional lamang or more, o paano mo maaabel yung mga tinatawag na final sentence na prison correctional o hindi lalagpas sa 6 years para hindi ka makulong. Okay? O para, hindi naman sinasabi ko ikaw, yung immediate family mo o yung other friends mo o other people na kilala mo na pwede mong tulungan ng dahil sa iyong idea, ng dahil sa ating idea. So maraming salamat. So muli nagsasabi, palike and share kung gusto mo itong ating mga content at channel. Maraming salamat guys sa inyong pagsuporta, no? At patuloy tayong lumalaki. At muli, nagsasabi, my name is Police Jaco. Hindi po lahat na criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay sa YouTube. Thank you for watching.